Yung anak namin, ni Amor, si Seven, ay recently siya ay may kinagigiliwan na laging pinapanood ngayon, yung kung aware kayo sa Bleepy. Si Bleepy po ay isang fictional character sa katauhan ng isang Amerikanong artista. At marami siyang pinepresent na mga kakatuwang mga bagay sa mga bata. At meron siyang segment na ang fini-feature niya ay mga construction vehicles. Then yung, ang tawag dito, yung excavator. Yan, pinapanood kasi ni Brother Rico to. Ano pa? Excavator, mga truck, backhoe, mga diggers and movers ng earth. At may kasama pang kanta yun. At natutuwa ako sa asawa ko, ah, sa asawa ko, natutuwa kami ng asawa ko sa anak namin dahil nare-recognize niya itong mga vehicles na to o yung mga paraan ng pagbuo ng mga buildings at ng mga constructions. At habang kami bumibiyahe, minsan nare-recognize niya na yung truck. Nagre-react siya. Nagre-react siya sa mga sasakyan sa kalsada. And natutuwa ako kasi nakita namin development sa buhay ng aming anak. Nakita namin na eventually, hindi na lang mga simpleng machines yung kanyang ma-recognize. Mas marami pa siyang matututunan in time. Sa kasabang palad, sa storya ng ating pag-aaralan ngayon, medyo may bagay na na-miss ang mga Israelita pagdating sa recognition ng ano ba dapat ang kailang gagawin. Kung paano ang anak ko, madali niya na-recognize yung mga construction at mga building vehicles. Ang mga Israelita medyo nalito kung ano ba dapat ang kanilang role at anong trabaho nila bilang isang mga tagasunod ng Diyos, bilang hinirang na bansa. Ang text po natin ngayon ay nasa aklat ng Haggai, chapter 1, verse 1 to 11, and tatalon po tayo sa verse 14 hanggang 15. Inyayaan po lahat na tayo tumayo at babasahin po natin ang teksto natin ngayong hapong ito. In verse 1, in the second year of Darius the king, in the sixth month, on the first day of the month, the word of the Lord came by the hand of Haggai, the prophet, to Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, the son of Jehozadak, the high priest. Thus says the Lord of hosts, those people say, the time has not yet come to rebuild the house of the Lord. Then the word of the Lord came by hand of Haggai the prophet. Is it a time for you yourselves to dwell in your paneled houses, while this house lies in ruins? Now, therefore, thus says the Lord of hosts, consider your ways. You have sown much and harvested little. You eat, but you never have enough. You drink, but you never have your fill. You clothe yourselves, but no one is warm. And he who earns wages does so to put them into a bag with holes. Verse 7, thus says the Lord of hosts, consider your ways. Go up to the hills and bring wood and build the house, that I may take pleasure in it, and that I may be glorified, says the Lord. You looked for much, and behold, it came to little. And when you brought it home, I blew it away. Why? Declares the Lord of hosts. Because of my house that lies in ruins, while each of you busies himself with his own house. Therefore, the heavens above you have withheld the dew, and the earth has withheld its produce, and I have called for a drought on the land and the hills on the grain, and the new wine, the oil, on what the grounds bring forth, on man and beasts, and on all their labors. Jump tayo sa verse 14-15. And the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, son of Jehozadak, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people. And they came and worked on the house of the Lord of hosts, their God, on the 24th day of the month, in the sixth month, in the second year of Darius the king. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos.
Ang teksto po natin ay hango po sa aklat ng Haggai. Si Haggai po ang nagsulat po nito, si Prophet Haggai, at hindi siya masyadong kilala, no, kung anong genealogy ni Haggai, pero ang makita natin doon ang basis ng historical background ng pagkakasulat nito ay naka-depend or nakasalig sa history of Darius the King. Bakit? Kasi noong time na to, ang Israel po ay nasakop na ng Babylon, o sila ay nasa exile na. Sila ay nailabas na, napalayas na sa kanilang bayan, at sila ay dinala na sa Babylonia. So it was 586 BC, which is the fall of Judah, when the temple of the Lord was destroyed. The first temple was built by Solomon, by King Solomon, and it was destroyed. And by after many decades, by 538 BC, the decree of Cyrus, no, ay nag-end na yung exile. So papunta dito hanggang sa 520 to 516 BC. Pag tinitira natin, no, yung BC, birth BC and AD, before Christ and Anno Domini, patras yung bilang. So nung 520 to 516 BC na prophesy ni Haggai ang pagre-rebuild ng temple, at ito ay nangyari na. So sa ating pong pinag-aaralan ngayon, nais nating tignan yung historical background na si Haggai po ay inatasan ng Diyos to minister to the remnants of Israel, ng mga Hudyo, kahit sila ay nasa exile. They were in exile for 70 years in Babylon. At bukod kay King Darius, dumaan din sila sa ruler ni sa rulership ni King Cyrus, at pinayagan na ang mga Israelita bumalik sa Jerusalem. At sa kanilang pagbalik sa Jerusalem ay sinubukan nilang buuhin na ang temple. Sa Book of Ezra makita natin na sinubukan ng buuhin, no, yung foundations ng temple, and yung pagbibuild nila ng foundations, sa history sinabi doon sa Biblia na mas maliit yung pundasyon nito kumpara dun sa lawak ng pundasyon ng original temple na binuo ni King Solomon. So mas maliit siya. And sa pag-prophesy ni Haggai, nagkaroon ulit ng rally to build the temple of the Lord from the new foundations. Pero hindi ito naging madali, sapagkat nabasa natin kanina may ilang mga bagay na pumipigil para maganap yung pagre-rebuild ng temple. At gaya ng sinabi ko kanina, nagkaroon ng maling recognition sa role ng mga Israelita. Kung ang bata ay na-recognize niya that there's vehicles meant for building, these people at the time, they failed to recognize that they have a job of building or rebuilding the temple of the Lord. So makita natin sa dalawang chapters po ng Haggai, no, napakaikli niya, pinakikita doon yung restoration ng tahanan ng Diyos. Dahil ito'y nasira nung sinugod sila ng Babylonia, winasak. Imagine kung gaano ka, pag nabasa nyo kung gaano ka garbo o gaano ka ganda ang templo na binuo ni King Solomon, as against dun sa mga sumunod na temple, ay grabe po yung difference. Mas maliit itong pinalit ngayon, at ito po ay na-delay. So from the time na sinubukan na sa Book of Ezra, sinubukan na i-build yung foundations, hindi pa ito natuloy, naantala pa. Bakit kaya naantala? Makita natin doon na isa sa mga rason kung bakit naantala ay dahil sa reluctance o yung pag-aalinlangan ng mga Israelita na i-build yung temple ulit. Nakita natin doon yung idea na sabi sa binasa natin,
Is it time, in verse 4, is it time for you yourselves to dwell in your paneled houses? The reason why may ganong question, is it time? Because the Israelites were saying to themselves, it's not yet time to rebuild the house of the Lord. Hindi pa ito yung oras. So ang question ni Haggai, question ng Panginoong Diyos sa kanila, the challenge was, so hindi pa oras i-rebuild ang temple, so oras ba? Ngayon, na sabi dito, pagandahin ninyo ang inyong mga tahanan habang ang aking tahanan ay nakatiwangwang. Bigyan ko kayo ng context. When the fall of Jerusalem happened because of the Babylonian siege, hindi lang yung temple ang bumagsak, maging yung walls of Jerusalem. So Jerusalem is a walled city, parang imagine Intramuros. And everyone who lives there are safe. Pero pagtitingnan natin sa Intramuros, meron doong mga lugar na kung saan doon nakatira yung gobernadorsilyo, yung mga pare, yung mga alta sa yung mga mahalagang mga politiko o mahalagang mga leaders sa bansa. Sa centrality ng Jerusalem, ang pinaka central noon ay yung temple. Kumbaga hindi yung seat ng hari, kundi yung templo ng Diyos ang pinaka sentro nito. Ito ay nakaluklok dun sa pinakel, kumbaga. At dahil sa pagkawasak ng Jerusalem, makikita natin sa history, there is this study na by the time of the writing or by the time of the prophecy of Haggai na kailangang gawin na i-restore ang temple, i-rebuild ang temple, ay sa kanilang pag-aaral, yung mga galing sa Babylon na na-exile, Babylon, modern-day Iraq and Iran sa Middle East. Yung mga naggaling doon na naglakbay pabalik ng Jerusalem, they made settlements along the temple courts, the temple grounds, at doon sila nagbuo ng kanilang mga tahanan. Doon sa pinnacle, doon sa pinaka sentro ng pagsamba sa Panginoon. At kung may imagine natin, kung nandirito yung templo, ito ang walls of Jerusalem, sa labas ng templo, sa temple grounds, doon dati, lahat halos naninirahan. But when they returned to Jerusalem, they built their settlements in the temple area. So can you imagine kung anong hugot ng Panginoong Diyos dito sa prophecy niya? That's my place. That's my spot. And you're building your houses kung saang lugar ko pinili na mailuklok ang aking templo na kung saan mananahan ang aking presensya. So hindi lang siya idea na bumagsak yung templo. Hindi, pagbalik nila, they were taking place. Taking the place of worship as their place of residence. So, ano may kita po natin dito? Nais nating makita na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Pinangako niya na kung hindi kayo, kung susunod kayo sa akin, ay pagpapalain ko hanggang yung mga sunod na henerasyon. At ang pangako dyan, ultimately, is the promise of the coming Christ. So from the time of David, if David has been faithful, Solomon, and so forth, kung sila naging tapat, smooth yung transition hanggang pagdating ng Savior, which is Jesus Christ. And in further studies, makita natin na si Zerubbabel na tumatay yung leader ng Israel Israel in exile, no? Zerubbabel, isa daw meaning ng pangalan niya is son of Babylon kasi sa pinanganak siya sa Babylon, dahil exile sila eh. Pero makita natin Zerubbabel as chosen by God, makita natin sa chapter 2 sa dulong mga verses, sinabi doon, "You are my signet ring." Pag sinabi natin signet ring, ito yung singsing ng mga hari na kung saan parang sa Pope rin yan, yung hinahalikan dahil nandun yung authority. So yung ginagawa ng iba, pinang-sign nila, kaya signet, no? Pinang-sign nila, pinang-mark nila sa mga wax na masabi lang, oh, ito ang aking authority. So God choosing Zerubbabel as the authority of God in Israel, pinakikita niya na hindi nawala ang kaharian ng Diyos
ang kanyang pagiging hari sa bayan ng Israel. At itong aking representante, si Zerubbabel. At inaatasan ko sa Zerubbabel through the prophecy of Haggai na i-rebuild ang temple. May trabaho si Zerubbabel. May trabaho ang mga Israelita. So, that picture is a foreshadowing of the promise of God na hindi natapos. Hindi kinalimutan ng Diyos. Because He will fulfill it after thousands of years or hundreds of years sa katauhan ni Kristo. Na sa pagbagsak ng Jerusalem, pagbagsak ng templo ni Solomon na kanyang create, ang pangako ng Diyos, when this temple rebuilt, the glory of the latter house, itong latter, yung bagong templo na ginagawa, will be greater than the glory of the former house. Ano bang glory ng former house? It was the gold. It was the treasure, the tangible treasure na nakikita. Pero makita natin, why is the latter house na binuo nila Haggai, nila Zerubbabel, ang mas malakas ang glory, kumbaga. Mas glorious. Kasi matatandaan natin, it is the same temple na binisita ni Kristo Jesus bilang Messiah. The temple of Solomon was not physically visited by God. It was just a mere presence. Nandoon ang kanyang presensya. Pero itong templo na ito is the same temple na pinasok ni Kristo Jesus. At sinabi niya, wasakin niyo itong templo na ito at itatayo ko to sa 3 araw. This is the same temple na kung saan the zeal for His house consumes Christ. Hindi nakapasok. Hindi naranasan ni Solomon na physically bumaba ang Panginoong Diyos at manahan sa templo na yun. But the glory here is greater. But there is a much greater glory na ina-await natin. And it points to Christ. It points to Christ where He said, "Upon this rock I will build my church and even the gates of hell will not prevail against it." Now, those temple imagery, the foreshadowing of Christ, it all boils down sa dalawang bagay. It boils down in the worship of God for the glory of God. Sa ating pag-aaral ngayong hapon ito, inuuna natin na makita ang mensahe. Our walk in Christ in this world is marked by many distractions. Maraming distractions tayong kinahaharap. Marami tayong mga bagay na pinaglalabanan ng mga distractions. But the worst kind of distraction is ourselves. We can be so effective in yung sinasabotahe natin yung sarili natin. Walang pinakamagaling magsabotahe kundi yung mga sarili natin sa sarili natin. And very effective tayo dyan. So for us to understand the text this afternoon, I want to tell you this message that God has a great design. And our duty is to build according to His specification. Ulitin ko po. God has a great design and our duty is to build according to His specification. Neglecting to do so leaves us in desolation. Ang Panginoong Diyos ay may magandang disenyo at ang trabaho natin ay buuin itong disenyo na to ayon sa Kanyang plano. At kung hindi natin ito gagawin, tayo may iwan sa pagkawasak, sa kalungkutan, sa misery, sa despair. And this is what happened in the lives of Israelites noong panahon na iyon. They have been set free from the crutches of Babylon. Pinayagan na sila, bumalik na kayo sa bansa ninyo. Doon pa lang, may kalayaan na sila. Pero walang silbi yung pagbalik nila sa Israel kung wala doon at the time yung object o yung kanilang centrality ng pagsamba sa Diyos. Anong mangyayari?
babalik lang sila sa dating problema ni Jehu at ni Jezebel. Sasamba sila kung saan-saan. Sasamba sila sa kahit anong paraan na gusto nila. Pero hindi. Sa panahon na ito, bago ka sumamba, there is a time of rebuilding and their job is to rebuild the temple of God and not their houses. So their first sin is a sin of neglect. They've neglected the word of God, the instruction of God, the calling of God. Because before, bago pa si Haggai ay magkaroon ng prophecy na i-rebuild ang house, sinimulan na nila. Nagkaroon na ng unang pundasyon. Nandoon na, nagawa na. Pero, teka muna, hindi pa yata oras. Yun ang sabi nila. Hindi pa yata oras ituloy ang pag-rebuild ng temple. Bakit? Kumontra yung mga taga-Babylonia. Huwag nyo muna ng itayo yan. There, they encountered some restrictions. Huwag nyo muna ng gawin yan. So, for how many years? For a long time, hindi nila ginalaw. Hindi nila binuo yung temple. Pero may ginawa sila. They've designed their whole own houses with panels and such, with beautiful etchings and beautiful designs. At binuo nila yung mga bahay nila. And along the lines of that, nandun sila sa prime location. Kumbaga sa brother Rico, sa real estate, anong tawag doon? Prime, di ba? Nandun sila sa prime location and that prime location is the Temple Mount. At doon sila gumagawa ng mga tahanan nila. Eh, ang ganda, overlooking dito. Ang ganda ng Pero hindi, that's not the design of God. Hindi nagbago yung disenyo ng Diyos from the time of Moses in the tabernacle and to the time of Solomon. The idea is, ako ang sentral. Ako ang Diyos na dapat sinasamba. Ako ang dapat prominent, preeminent, ang sentro ng iyong pagsamba. Ngunit anong nangyari? Ang mga Israelita ay nagbuo ng kanilang mga tahanan. Masama ba yun? Hindi na masama yun. That's not a sin. So the point is, by neglecting our obedience in doing our Christian duties, in parallel sa buhay natin yun, we delay ourselves in enjoying the blessings that follows obedience. In parallel of the lives of the Israelites at the time, babagayin natin na maaring daanan din natin. They were busy building their own houses, pero sinabi doon, para kayo naglalagay ng pera sa butas na basket. Basahin natin yung text natin kanina in verse 4 to the following verses. Is it a time for you yourselves to dwell in your paneled houses while this house lies in ruins? O kung hindi pa oras na i-rebuild ang temple, oras ba ngayon na disenyohan nyo ng magandang mga tahanan nyo at buuhin nyo yan? So kung hindi priority yung panambahan ng Diyos, anong priority? Yan ba yung priority? That's the question. Verse 5, now therefore, thus says the Lord of hosts, consider your ways. You have sown much and harvested little. Nagtanim kayo ng sobra, pero onti ang inyong inani. You eat, but you never have enough. Kung makain ka, hindi ka naman nabubusog. May nakarelate ba dito? But you never have enough. You drink, but you never have your fill. Miinom ka, pero hindi ka napupuno. You clothe yourselves, but no one is warm. And he who earns wages does so to put them into a bag with holes. Nakita natin dito, sinasabi dito ni Haggai, Prophet Haggai, the message of God is this. You've been doing your thing. You're doing the things na hindi ko inutos sa inyong gawin. May unfinished business kayo. The temple lies in ruins. And yet, here you are playing a designer and a builder. But yet, ang utos ko sa inyo is to rebuild the temple. Kanya-kanya kasing pagandahan ng kanilang mga tahanan. Kanya-kanyang pabonggahan ng kanilang mga kinalalagyan. Pero sabi ito, walang satisfaction. Wala. And there's just enough for them to survive. Hindi naman sila iniwanan pa rin ng Diyos. Nandun pa rin, kumakain pa rin. Hindi nga lang nabubusog.
may trabaho pa rin. Sabihin, may kabuhayan. Nandun pa rin naman yung may naiinom pa rin sila, hindi nga lang natitigawan yung uhaw. May damit pa rin. Pero, iniginaw. Bakit? As I was studying this, I can't help but reach out dun sa Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano yung mga i-add dun? Yung kotse mo? Yung bahay mo? Ano? Girlfriend mo? Ano? Sabi dun, what you will eat, what you will drink, what you will wear. Ito rin yung mga bagay na binabanggit dito. You sown much, but you harvested little. You eat, but you never had enough. You drink, but you can't be filled. You have a job. You have, sabi ito, you earn wages, pero naglalagay ka sa butas na basket. Nakita natin yung parallel. There was a neglect. The neglect was in the duty na binigay ng Panginoon. Tinuloy pa sa verse 7, thus says the Lord of hosts, consider your ways. Pangalawang beses, consider your ways. Go up to the hills and bring wood and build the house, that I may take pleasure in it, that I may be glorified, says the Lord. Tignan mo yung ginagawa mo ngayon. Pagsuriin mo ang buhay mo. Pumunta ka doon sa kakahuyan. Manguha ka ng kahoy doon at buuhin mo yung aking tahanan. In verse 9, sabi dito, you look for much and behold, it came little. Naghanap ka ng napakarami pero unti lang nakita mo. And when you brought it home, I blew it away. At nung inuwi mo ito, hinipan ko. Ngayon, ikaw sumasabot tayo sa sarili mo ngayon. Pangalawa, sinasabot tayo ka na ng Diyos. Bakit? There's a reason why He blew it away. Why? Declares the Lord of hosts, because of my house that lies in ruins. Dahil ang aking tahanan ay desolate. Yet, sabi dito, while each of you busies himself with his own house. Busy kayo sa kanya-kanyang mga bahay. Therefore, the heavens above you withheld the dew, and the earth has withheld its produce. Pinigilan ko ang hamog. Kaya walang bunga ang mga pananim ninyo. And I have called for a drought on the land and the hills, on the grain, the new wine, the oil, on that the ground brings forth, on man and beast, and on all their labors. Lahat. Lahat ng tinatangkilik. It all dried up. Sinabutahin ng Diyos lahat. Bakit? You've neglected your priority, your duty. Ngunit salamat na lang sa biyaya ng Diyos dahil sila ay hinirang. Since they were the chosen people of God at may plano ang Diyos na hindi mababali, there is a promise of the king, the coming king through the lineage of David and then Solomon na putol, na hati ang Israel to Judah and the northern kingdom, Judah and Israel. And then, nasakop sila ng Babylon as if wala nang pag-asa. Imagine this, Israel was already established. May temple worship na. Glory days sa panahon ni Solomon. And yet, God allowed them to be uprooted from Jerusalem and then taken to Babylon, na kung saan puro pagano. Tandaan natin, before sila dinala sa Babylon, bago sila na-exile, bago nasira yung templo, anong ginagawa nila? Sumasamba na sila sa iba't ibang Diyos-Diyosan, sa iba't ibang lugar, at sa iba't ibang paraan. And God, in His wrath, gave them what they want. Dinala talaga sila sa isang pagan country. At talagang wala silang choice kundi sumamba sa hindi nila Diyos. At sumamba sa lugar na hindi binigay ng kanilang Diyos. Ngayon na sila'y binigyan ng pagkakataon bumalik, andyan na eh. Binigay na ng Diyos na, sige, malaya na kayo ulit, makakabalik sa pinanggalingan nyo at pwede nyo nang buuhin. Aba, anong ginawa? Bumetiks. Saka na natin ayusin yan, di pa oras. Di pa naman oras buuhin yan eh. Pinagbabawalan pa tayo eh. Doon na trigger ang galit ng Panginoon. Kaya lahat ng kanilang tinatangkilik, lahat yun sinasabotahin ng Diyos. We have to understand na sinabi ko po kanina, by neglecting
our obedience in doing our Christian duties, we delay ourselves in enjoying the blessings that follows obedience. Kung paano mga Israelita, they have delayed rebuilding the temple of God. At times, dumarating tayo bilang mga mananampalataya, o God forbid, as a church, that we tarry, tinatamad tayo, we become lazy or pumapetiks tayo in upholding the worship of our God, in upholding His glory. So the sins of the Israelites after the exile in Babylon, it's not that they don't want to rebuild the house of the Lord. Hindi yun eh. Alam naman nila yun eh. So our sins, it's not that we don't want to worship God. Our sins is not that we want to worship other gods. Alam na natin yung katotohanan eh. But because of this, they have prioritized the building of their own houses at the expense of the house of God. Yun ang problema nila. Mas prioridad nila, binigyan ng prioridad ang pagbuo ng kanilang sariling mga tahanan, building their own lives, their own homes, their own empires, instead of building the house of God. And what's the implication of that? Parallel. The implication of such regret is, number one, the worship of the Lord God is neglected. Di na lang kayo sa Babylon na hindi nyo masamba ang Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari na may kalayaan. At ngayon, nandito na kayo ulit. Ba, ibang ginawa ninyo. Nagtayo kayo ng mga bahay sa hindi nyo dapat tayuan habang ang tahanan ng Diyos ay nakatiwangwang. Pangalawa, the glory of the Lord is not prioritized. The worship is neglected, the glory of God is not prioritized. And as they build their houses, they have this assumingly, we can imagine their false fastidiousness. Ah, binabless ako ni Lord kasi ganito, maayos yung tahanan ko, maganda, paneled yung house ko, okay yung maayos, may trabaho ko, maganda. Pero makita natin, it's just a parang trickle or patak lamang ng dapat na blessing na tinatanggap ng mga Israelita. Ano bang pinanggalingan nila? The kingdom of Solomon or the kingdom of Israel in the time of Solomon. Ang ginto, parang ano lang, ordinaryong bagay lang dahil ganun karami yung kayamanan. So this is the idea that they want to relive the glory days. But they don't want to give glory to whom glory should be given. Number three, prescribe a different way of worship. Since hindi sila makasamba sa templo, malamang may iba silang paraan na hindi yun ang sinabi ng Diyos. Another implication is, we're lazy in obeying the Lord. Hindi lang siya neglect, kundi katamaran din sa pagsunod sa Diyos. And lastly, it's actually usurping the authority of God to set seasons. It's not yet time to rebuild the house of God. It's as if saying, it's not time to worship the Lord and to give Him glory. Ano masabi ng salita ng Diyos? And whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of the Lord. If you're gonna worship Him and give Him glory, it will be by His terms. Kung sasambahin natin siya at bibigyan natin siya ng gloria, ito'y dapat nakatutok sa kanyang terms. So being a believer, we should be useful. We should be diligent in obeying the priority commandments. What's the priority commandment? Ano yung greatest commandment? Thou, ayusin natin. Hear, O Israel, the Lord thy God is one God. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, mind, and strength. Second greatest commandment, love your neighbor as yourself. Both are failed. Hindi na nga nila minahal yung kapwa nila, hindi pa nila minahal ang Diyos. Because of their paneled houses and their jobs at na yung mga kayamanan na ina-accumulate nila na hindi nakapag-satisfy sa kanila, how can you bless others? You cannot edify other people. Hindi mo pwedeng, hindi mo ma-encourage yung iba.
So being a believer, being a useful believer starts with diligence. Maging diligent tayo, magsipag saan? Sa pag-obey sa mga prioridad na kinomand ng Panginoon. What is that? For we answer that, we must first understand that building your own home is not wrong. Hindi masama yun. Self-improvement is not wrong. Hindi masama. Lahat ng binanggit dito na kanilang kinakamal, pagkain, inumin, tirahan, trabaho, pa isa. Lahat ng mabuting bagay. Lahat yun ay mabuti. Hindi yun masama. But here's the problem. Neglecting God's command just to be able to build your own home is wrong. May command ng Panginoon, rebuild. It's not your job to design your own house and build it. It is your job to rebuild the house of God. So kung merong designer, what follows? Merong builder, tama. Kung may architect, merong engineer. May engineer, merong laborers. That's how it goes. So we have to understand that the priority commandment, kung i-encapsulate lang natin yun, it is magnifying God's glory. That is our priority. I-magnify natin, taas natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan nating pagsamba. So the challenge here is very clear. The Israelites are reluctant rebuilders. Ayaw nila. Natamad sila. So, the reaction of the Lord is severe. He's blowing away yung mga tinipon nila. Para sila nilalagay sa butas na basket. Hindi sila mabusog. Wala silang satisfaction. Fruitless yung kanilang prosperity. But there's a promise. May promise ang Panginoon. Ano yung promise niya? That the glory of this latter house will be greater than the former house. But you cannot enjoy the greater glory of God kung walang rebuilding na nangyayari. Kung walang obedience na nangyayari. It's not just a promise, but there's also a coming king na promise sa kanila, pero sa atin, meron na tayong reigning and ruling king sa atin. So for us to see kung ano yung ating nami-miss by neglecting our duties, paano nila nineglect ito, nais nating maintindihan that we are being challenged this afternoon to consider our ways. Consider your ways. Yung sinabi, consider your ways. Israel, Zerubbabel. Zerubbabel is the leader type nung panahon na iyon na pagmumulan nung lineage ni Christ. If Zerubbabel did not obey, ano mangyayari? Magfi-fail din. Hahanap ulit ang Panginoong Diyos. Pero God has chosen Zerubbabel and he is the signet ring of God. The authority of God over them. At mangyayari at mangyayari yun. Pero hanggat hindi nila ginagawa yung duties nila, magko-continue lang. Akala nag-accumulate sila ng wealth pero hindi na alam, nagsasayang lang sila sa butas na basket. Mapapagod lang sila at mapapagod and eventually, hindi na nila may enjoy yung kanilang kalayaan. As we conclude this, we must understand that God is not only a designer, but He Himself is the master builder. When God said, "Let there be light," and there was light, lahat yun dinisenyo na niya. Inuna niya muna yung liwanag bago yung tao. Imagine mo kung tao yung inuna niya, nagbutang-butang tayo sa space. Ang weird siguro. Hindi tayo mabuhay. But God, in His wisdom, He created things in order. It is by His design. And dahil dun, gusto rin nating makita na ito yung sinabi ng Diyos in Psalms 127 verse 1, "Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain." Kung hindi rin ng Diyos sa magbubuo ng tahanan,
Eh, walang kwenta. So, sino bang bubuo? Tayo o siya? Tignan natin. In Matthew 6:18, sabi ni Christ, "And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Christ said, "I will build my church." Bubuhin ko ang aking simbahan. In John 2:19, Jesus answered them, "Destroy this temple and I will raise it again in 3 days." His body, he's talking about his body. Wasakin niyo ito at bubuhin ko 40 ilang years bago nabuo yung templo, tas ikaw? 3 araw? Nayabangan sa kanya mga Pariseo. These verses shows that Christ really is the one who builds. Anong kinalaman natin ngayon sa rebuilding? Kung paano si God ang nag-rebuild ng first temple through the life of Solomon, the second temple through Haggai and Zerubbabel, it is God. Sa panahon natin ngayon, kung may image rin ng temple at ng church, it is Christ who built this church. But to be like Christ, we must be like Him. We must build according to His specification. And part of that building is the word edifying. We must edify one another and ourselves. And let us give our all in the ministry to our family and the church. Hindi ko makalimutan yung sinabi ni Pastor Joseph. Ang sentro ng isang buhay ng Kristiyano ay hindi yung career niya. Hindi yung buhay niya. Hindi yung pamilya niya. The centrality of a Christian life is the church. Doon umiikot ang kanyang buhay. Nandun kasi ang pagsamba at ang paggloria sa Panginoong Diyos. Kung paano sa mga Israelita nung panahon na yun, nawala yung centrality ng worship nila. Because the temple lies in ruins. Pag walang ganon, sasamba sila ulit sa kanilang sariling paraan, maaaring ibang Diyos na naman ang sambahin nila. Maliligaw sila. At ganun din ang danger sa atin. We might lose sight of what God has designed. At tinawag tayo to rebuild. Paul said, "According to the grace of God given to me, like a skilled master builder, I laid the foundation and someone else is building upon it. Let each one take care how he builds upon it." Paul ay nagbubuild ng ministry, ng churches, and he is saying, dapat mag-ingat ang magpapatong dito sa pundasyon na ito. Paul is one of the foundation stones. He is an apostle. And God, in His sovereignty, gave pastors, di ba? Prophets, teachers, apostles. Binigay ng Panginoon Diyos yun. And Christ as the chief cornerstone. It's all about building. Bakit? Simula sa templo na ginawa ni Solomon. Pangalawang templo na ginawa ni Haggai at ni Zerubbabel na mas maliit kaysa sa size ng temple ni Solomon. This next temple, itong temple na kung saan winasak, we're talking about Christ, binuo niya after 3 days. And from that time na sinabi niya, "Upon this rock of revelation, I will build a strong and a mighty church, His body, and even the gates of hell will not prevail against it." It never stopped growing. It is organic. Lumalago siya ng lumalago, lumalaki ng lumalaki ng lumalaki, tumataas at tumataas. Until such time na mabuo itong tahanan ng Diyos na kung saan ang kanyang gloria ay mananahan eternally. So sabi sa Romans chapter 4:19, si Paul din nagsabi, "So then let us pursue what makes for peace and for mutual upbuilding." Building up, upbuilding, edifying. So if we will parallel our lives sa mga Israelita, ano matututunan natin doon? Believers, we must make
the glory of and worship of our God are priority. Ang pagsamba at ang glorya ng Panginoon ang maging prioridad natin. Hindi yung mga temporal na mga bagay. Okay, 8 linggo pa lang ang edad ng ating iglesia. Tama ba? Ay, hindi pala. Hindi pala. Adjust na lang natin. Kasi noong 22 tayo na naging... Ah, 4 weeks pa lang tayo as a church. And from the time that Christ built us as a local church, we must not forget na ang trabaho natin is to build, not to design. May disenyo na ang Diyos. Hindi mo na po problemahin mag-arkitekto. Ang kailangan mo nalang gawin ay mag-build ng mag-build. When what's that build? A terminology na binabanggit natin dito. In the context of the church, it's about mutual edification and not personal edification. Mutual edification. How do we build each other up? Paano natin mapapalago ang isa't isa? Hindi lang to make glory and worship of our God as the center of our priorities. It's not only mutual edification, personal edification, but we must trust in God's design and build, knowing that it is Christ in whom we live and move and have our being. It is Christ. Ano kinalaman ni Kristo sa templo, ang Old Testament? Imagine kung hindi nila ni-rebuild yun. Paano yung eksena na nangyari sa New Testament na siya pumasok sa templo at sinabi niya, wasa akin itong templo ito, itatayo ko ito pagkatapos ng 3 araw. Anong mangyayari? Paano mapapakita yung zeal niya sa templo ng Diyos? Nagagalit siya dahil sinasalaula ito. Anong sinasabi natin? Everything points to Christ. The building of the second temple points to the coming Christ. Paparating siya at wawasakin ulit. At muli niyang ibabangon ang kanyang sarili. Now, sa panahon natin ngayon, as a church, where does it point? Still points to Christ. Sa pagkakataong ito, as we wait for Christ, we must repent of our neglect. Mag-repent tayo sa papabayaan natin. Dahil dumarating pa rin sa panahon natin, sa pagkakataon ng buhay natin, isasantabi natin yung prioridad sa pagsamba. Pastor, paano nangyari? Nag-church naman kami. Nag-gather nga kami. Well, it starts in our family worship. And sad to say, nakakalungkot, dumarating pa rin tayo sa pagkakataon that we miss that. Mas napaprioritize natin yung mga peripheral. Minsan, nauna natin yung trabaho natin, yung ibang mga bagay na papabayaan natin ng family worship. Yun ang sentro na ng buhay natin, mga kapatid. And this is a reminder to all of us. May paparating na hari. Si Christ. And we are His temple. We are His body. Now, from the imagery of the king entering the temple, now, the image is different. The soon and coming King, Jesus Christ, will marry His bride. And for us, the church, we must be blameless, spotless. Maging banal tayo. So priority is to worship the Lord, to give Him glory. But for the unbelievers, if you hear the word of God, narinig mo salita ng Diyos, manampalataya ka sa salita ng Diyos. Magsisi ka sa kapabayaan mo. Repent of your neglect. Bakit? Patagal ka na palang tinatawag ng Diyos, binabaliwala mo siya. Patagal ka niya nang gustong isama sa kanyang kawan. Patagal ka niya nang gustong isama na makasama niya forever, habang buhay. Makasama ka sa pag-build up ng kanyang katawan. Na maging kagamit-gamit ka sa pagtayo ng katawan ni Kristo. Pagsisihan mo. Habang pinagbibingi-bingihan natin ang salita ng Diyos. Habang pinatatagal natin. Habang ating binabaliwala ang pag-ibig ng Diyos. Lalo lang natin dinadagdagan ang bigat ng asunto sa atin ng Panginoon. Repent.
Magsisi ka pagkat may kapatawaran sa Diyos. Manampalataya ka sa natapos niyang gawa sa krus ng Kalbaryo. Sa kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay, na si Kristo Jesus, ang bugto ng anak ng Diyos, nagkatawang tao para tayo iligtas. Dahil ang mga templo dito na ating tinitirahan, ang mga tahanan natin, ay madaling mawasak at malapit ng panahon na tuluyan itong maparang, tuluyan na itong mawala. Pero ang nananalig sa salita ng Diyos, ang nananampalataya sa natapos na gawa ni Kristo sa Ebanghelyo, ay siyang mananatili. Hindi mapapahamak, ngunit magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, marami pong salamat dahil nakita po namin ang ehemplo ng panahon na ito na kung saan ang mga Israelita ay naging pabaya sa pagtatayo muli ng iyong templo. Nakakalungkot, Panginoon, na dumating sila sa pagkakataong yon dahil may pangako, may magandang kinabukasan na hinanda kayo, Panginoon, para sa kaligtasan nila, para sa kanilang kasumpungan kay Kristo Jesus. The more they delay, the more na hindi nila na-enjoy yung blessing na yun, Panginoon. Far be it from us, O Lord. Huwag nawa kami mahulog sa patibong ng katamaran, sa patibong ng neglect, ng kapabayaan, Panginoon. Sa kayabangan namin, na para bang may mas maganda kaming maitatayo kaysa sa iyong templo, na may mas maganda kaming disenyo, hayaan mo, Panginoon, na aming kuwain at tayuan ang aming mga responsibilidad bilang mga tagapagtaguyod, builders, tagapagbuo ng iyong katawan, O Diyos, na meron ka ng sinimulang pundasyon at ikaw, Panginoong Hesukristo, ang bugtong anak na anak ng Diyos, ang panulukang bato, at lahat kami ay dapat sumunod sa iyong ehemplo na sa aming pagbuo ng iglesia ng iyong katawan. Ang pagsamba sa iyo at ang pagluwalhati sa iyong pangalan ang aming prioridad. Sambahin ka, O Diyos. Salamat sa iyong biyaya. Pamdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y tumayo at basahin po natin ang ating